consolidated afterwards, okay? I just want the spirit to be opened up before I preach. Can you put that? Thank you, Jesus. Are you excited? Amen. Excited po ako sa tamang pusong paglalagyan ng Diyos ng prophetic word or prophecy niya. Kaya doon sa lima na tumunggap kay Jesus, open na po ang spirit niyo. Pwede nang tamnan ng masalita ng Diyos para sa 2018. Amen? Amen. Amen. So this year, thank you for the anointing of the Spirit. 2018, are you ready? Amen. 2018, say 2018. That's why every time I preach the word, nobody's talking. You need to be seen.
because it is the Word. The Word is Jesus. Say, the Word is Jesus. Lahat na makikita niyo sa Bible na nakalagay, Word, that is Jesus. Amen? So, kinuha ko po dito, supernatural miracles. Say, supernatural miracles. Supernatural intervention of God. Magkakaroon po ng mga supernatural things that's gonna happen. We need the supernatural. Ano man nakikita mo sa supernatural? You can see the unfolding of the realm of the Spirit of God. What is happening in heaven shall come to pass on earth. Amen? It is a supernatural intervention. Darating ang kamay ng Diyos. Darating ang presence of God. Darating, and it will be so strong, the power of the Holy Spirit, the power of the blood of Jesus, everything that we're talking about. I prepared this church for many years. Ilang taon ay nagtapang simbahan nito. I never preached politics. I never preached business. I never preached anything except the Word of God. I prepared you for supernatural things. I prepared all the leaders. Amen? So now, is the manifestation. Makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos na lalakas sa 2018. Amen? Sa buhay mo, sa pamilya mo, lahat ng pinapanalangin mo for many years, it will come to pass this year. Amen? Amen? Amen. That's why I told you to prepare your heart, because in this season, God will change you. Amen? Yung mga dating nakaupo lang dyan na walang ginagawa, na kwentuhan lang ng kwentuhan at pinakikialaman lang kung ano-ano nakikita nila. Now is not, that's not the time for you to do it. This is the year that you will mature. Amen? 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 Amen. This is the year where you will allow God to use you, because God will touch you in an unprecedented way. Amen? Amen? Supernatural miracle is unexplainable. Hindi mo kayang ipaliwanag ng isip mo. Kaya dito sa year 2018, ang ginagamit puso pananampalataya. Amen? The vision. You don't have hindi, wala ka ng panahon para umupo at magtanong, ano nangyari? Papaano? Wala nang papaano. Whatever I will declare, seven of this. Wala ka nang itatanong paano. Do not program the things of God in your mind. Do not program your presbytery. Paano mangyayari? No! Your responsibility is to do it. To believe in it. Act on it. Walk on it. Sabi ko nga, hindi ka nalalakad ngayon sa kalooban ng Diyos. Tatakbo ka! Amen? Amen? Because something is about to happen in this planet Earth. God will shake it and then you will run. Amen? Extraordinary. Say, extraordinary. Extraordinary. O, pero mangyayari kakaiba, which divinely performed. It is from God. It is unexplainable. These are supernatural events which will happen beyond our natural ability. This is the power of God coming to your life, coming to your family, coming to this nation and the whole world. Amen? Amen? Amen. 2018. Thank you, Jesus. Magbigay muna ako ng scripture. It shall not be by might. Hindi sa sarili mong lakas. Ha, excited ako bakit ko sasabihin ito. But by the supernatural, there will be an intervention of heavenlies. Angels will minister. And the Lord Himself will take the center stage. It's like me coming out, and God, Jesus, will take the center stage. Amen? Amen. Center stage is appointed. You're going to see the unexpected. Yung hindi mo ini-expect mangyayari ngayon taon na to. Amen. You're about to see the unimaginable. Kagisa, you know, that's why I like to speak in English, because malalim siya. Sa Tagalog siguro hanggang kagilagilalas. Kamanghamangha. Kadaki-dakila. That's all I can say. But in English, it's gonna be awesome, powerful.
walang pwedeng i-utter, hindi kayang sabihin ang glory na darating sa daigdig na ito. Amen? This year, 2018. I've looked at the prophetic word for the man of God, even Pastor Cesar, yung sa G12. Ganun din. Sabi niya, it's time to see heaven on earth. All the men of God, all the prophets, iisa lang sila ng sinabi ng Diyos. Iisa lang ang sinabi sa amin. Iisa lang. It's time to see the heaven on earth. That's why ang kanilang team ngayon is your kingdom come. Say kingdom come. Kingdom come. Yung kaharian ng Diyos mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen. This prayer that Jesus himself prayed, the Father, and it will be a model to follow. Pag sinabi mong kingdom come, you are declaring the will of God in your life. Amen? Pag sinabi mo ang kaharian ng Diyos magti-take over sa akin, kung ano yung ginawa ni Jesus ngayon, noon gagawin mo ngayon. Amen? Amen. In this way, miracles will take place around us. Are you excited? Amen. Miracles is about to take place around you. Sa paligid mo, makakakita ka ng iba't ibang klase ng himala na piniperform ng Diyos. Chains will be broken and the heaven will open. Alam niyo yung chain? Sa Tagalog ay panikala. Nasubukan mo na ba na parang hindi ka makagalaw? Naguguluhan ka? Nahihirapan ka? Addicted ka sa kung ano-ano ka-addictionan mo? Alala ko po yung isang prophet, yung isang man of God. He was used by God but he was addicted to food. Kagaling pagka-addict yan. Pagkain. Pag nakakita daw siya, mula umaga hanggang gabi, meron siyang dala sa wallet niya, sa bulsa niya na chocolate. Addict siya sa lahat ng matamis. At lumaki siya ng lumaki ng lumaki. And he's a man of God, preaching the whole world. But he cannot overcome. And he cried to the Lord, Lord, tulungan mo ko. Like a baby. Kasi sabi po, nilagyan po nila ng ano, na ang cocaine or shabu, nilagay po nila sa pinag-aralan nila na ang shabu at saka ang chocolate, pareho ng effect na kakaali. Ang lahat ng matamis na kakaali. Kaya pakisabi, goodbye, Donna. But I saw this man. Simple lang po yun. Hindi ko lang pinataas pa yung adikan nyo. Shampoo, pornography, etc. Yan po ang mga tanikala sa buhay. Yan po ang mga tanikala. Galit sa manang loob. Yung nagkukulong sa'yo. But this year, wala nang pwede magkulong sa'yo. Wala nang pwede magpa-addict sa'yo. Wala ka na. Yung temptation. Why? Because you will conquer everything. You will be a conqueror this year. Amen. There's such an anointing that you know what is right and wrong. There's such a power. Because you can conquer everything through the blood of Jesus. Say the blood of Jesus. Ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay magiging napakalaki sa buhay mo. Alam mo agad, so, it will be a divine appointment of the presence of God where His kingdom will be established. Naalala ko po, sabi dito sa Luke chapter 4 verse 8, I will give you a larger scripture, Luke chapter 4 verse 8, and the devil said to him, all this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me and I will give it to whoever I wish.
Sabi ni Jesus, itong ka pa, kasi tinutukso siya ng demonyo, di ba? Magpatira pa ka, sambahin mo ko, sabi ni Jesus, hindi ako sakasamba sa inyo. I will only worship God. Turn the stones into bread. Sabi niya, man siya not live by bread alone. Lahat ng temptasyon, naalala niyo lahat ng temptasyon sa buhay mo. Gusto mong gumawa ng tama, pero napapasok ka sa mali. Gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, pero hindi mo kaya. Because you are so weak in your flesh. Sabi mo, not anymore. This year. Sabi niya dito, and Jesus answered, get behind me, Satan. Kakaiba. Sabi niya, whoever wish this authority, sino man ang gumusto ng kapangyarihan ito, ibibigay ko sa kanya. Meron bang gusto ng kapangyarihan ito? Na yung demonyo sumusunod sa iyo. Sabi niya dito, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Kahit ang tao na ito, you will only worship the Lord, and you will only serve God. You decide on yourself to worship Him. Amen? Amen. Okay. Are you excited now? Amen. Okay. 2018 is the year of, write down, 7 things will happen. 7 things you will receive from the Lord this year, starting January to 2018 December. Number one, this will be a year of supernatural strength. Kailangan nyo ng alakasan ng Diyos dahil maraming gagawin tayo sa year na ito. Amen. Para sa Lord, you need a supernatural strength. You know that? Yung ang lakas-lakas mo. Pastora, matandala ko, I'm not talking about your age. I'm talking about the strength of God in your life. I'm talking about the joy of the Lord is your strength. Alam nyo kayo, manghihina kayo pag di kayo maglilingkod sa Diyos. Because when you serve the Lord, there is a joy. And when there is joy, there is strength. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, start serving the Lord. Start serving the Lord. Binigay mo na rin lang naman ang buhay mo. Bakit di mo pa ibigay lahat? Right? Kung naniniwala ka na si Jesus ang naghugas sa iyo at naglinis ng puso mo, bakit hindi mo i-all the way? Tutal siya na rin lang naman ang Panginoon mo. Tulad ng 5 taong pumunta dito, sabi niya, Lord, you will be my Lord! Sino ka pang Lord ang gusto mo? Lord ng shampoo. Lord ng pornography. Mga Lord yan. Lord no. Sabi ko kanina, ka-addiction lang sa pagkain. All this Lord, Lord, Lord. Ano mang bagay na pinaglilingkuran mo, yan ang Panginoon. When you say, Lord, kanina I started to call everyone 8:30 to pray. Kasi isa lang celebration na. Mag-pray na, Lord, wala akong panahon. Lord, ang hirap. Lord, napapagod ako. Anong gusto mong gawin? Mag-ASM muna ako, magkikipagkwentuhan, mag-chat-chat ako, mag-Facebook, Skype, Messenger, ano ba ba? Instagram muna, that is your Lord. Because when you seek you first the kingdom of God, all these things shall be added to you. Lahat ng sasabihin ko, mangyayari sa'yo, pag inuna mong Diyos. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng Lord, gawin mo! Amen. In all these things, all these miracles will come to you. Number one, you will have a supernatural strength. Ano yung supernatural? Gagawa ka ng isang bagay para sa Diyos na napakalakas mo. It's just like, musicians, get ready. We'll have to open celebration, 5 celebration. And you will sing, you will play music from morning till night. At wala nang magre-reklamo kasi may supernatural strength. For all of you sa leader, it's time for us. Wala dito kanwa na sa labas. All musicians will go and preach on the street and worship the Lord. Makikita nyo lahat, magkakantahan sila ng kapupahay-bahay. Amen? Amen!
Sunday. Amen? Amen. Panahon na, nabuksan yung bahay nyo. Amen? Panahon na, na yung mga, lahat kayo, sabi ng Lord sa akin, lahat, magiging leader. Amen? Lahat mamumuna sa pamilya nila. Lahat-lahat kayo, kasi wala nang panahon. Anong gagawin nyo pag malakas ng lindol? Ay, nakapagsahan ko. Na ganun, point of doubt. Because that things will happen. All the things that you are seeing around right now, shaking, the earthquake, mas tataas pa yan. Sulog, mas tataas pa yan. Lahat ng mga bagay nito mangyayari. Pero kakaiba mangyayari sa mga Christian. Amen. Amen? Amen. Kaya huwag kayo matakot. Sabi mo, huwag ka matakot. Kaya paglingkuran mo siya. Unahin mo siya. Kaya pagdating ng araw, natatakot. Pinaglingkuran mo ba? Minahal mo ba ang Diyos? Hindi. Eh, kaya ka natatakot. Because only those who will give their life fully to the Lord will not be afraid of anything that's happening around the world. Amen? Amen. Amen. Supernatural strength. Gagalaw ka. Para tayo, ito yung panahon na, di ba dumadating ang panahon na ang agila mababa? Mahina? Yung talas ng beak nila, ng, ano ba yan, tupa nila, mahina, so kinikis-kis. Nandun lang siya, hindi siya makalipad. Pero this year is the year of the eagles. Amen? Amen? Spiritual eagle, lumilipad ka sa kalooban ng Diyos. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? I see myself preaching everywhere. I see myself declaring the word of the Lord. Amen? Amen. Kailangan may vision ka. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Hindi pwede lingkulin ko. Uupo ka, lingko. You need to be trained. You need to mature. You need to be strong. Eh, pastor, hindi ko alam. Magpaturo ka. Amen? Amen. Kasi ito na yung time. Hindi pwede maiwan kayo. Jesus is coming soon. Amen? Amen. Supernatural strength. Say supernatural strength. Supernatural. Declare it, Lord. Supernatural strength. It is God's strength. It is not your strength. Ang strength mo, para ka tayong computer, hanggang dito lang, gigabytes mo, gigabytes mo, hanggang dyan lang. Tapos pag sumobra dyan, sasabog ka na. Parang kuryente, sumobra ka sa 220, sasabog ka. Pero ito, kahit mag 220 ka, kahit 500, 1,000 volts, the power of God is coming. The power of God. Kaya ngayong taon na ito, walang tamad. Amen. Kasi ako yan ka talaga. Something is about to happen that you're gonna be strong! Strong! The power! Mapakatalong ka! Mapakalungdag ka! Dati, pili-pili ko sa mga naman, so kung baka naso, ngayon hindi! I have a dream, years ago. Sabi ko, Lord, hindi ngayon na yata ang taon na ito mangyayari. In my dream, I saw people, nasa normal na buhay sila, gumagawa sila. I saw them falling down. The power of God. And everybody's running to church. Kaya daw ngayon, dapat na ihanda natin ang simbahan natin ng malaki-malaki. Auditoriums will be filled with people. Places, churches will be full packed. Churches that are filled with the Holy Ghost. Amen? Amen. Will be filled with people. People are running through the church. Nakita ko sa dream ko, kahit nga maliit yung pilapil, sa tondo may mga pilapil na ganyan, tumatakbo yung mga tao, halos po mga panaghanap ng simbahan. And this is coming. This will be the greatest, last, powerful revival on the planet. And it will start in 2008. It will be unprecedented, waiting until Jesus comes. Amen? Amen? And there will be. Are you ready? Supernatural strength. Sabi mo supernatural strength. Supernatural strength. I want to explain it next week, pero medyo sinasabi ko ngayon, but I think I have to hold a little bit of that. I will be doing a lot of teachings of this. Number two. Are you ready for number two? Amen. Kaya kanina sabi ko, dalian mo only because I will be bring the word when it comes to blessing. Dati ay mo mag-tides, ay mo mag-offering. Ngayon, tulog ka palang nag-offering. Hindi ka maghihinayang magbigay sa Diyos. Because this year, supernatural blessings is
coming to the body of Christ. Amen. 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 Para hindi kayo, meron na naman, alam mo, hindi excited, ganitong utak. Ano kaya mangyayari? Ano kaya yan? Pero for those of you who are shouting amen, Lord, it is gonna come to pass in my life. Amen. Because it is called supernatural amen. Blessing. Amen. 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 Hindi lamang nagmumula sa trabaho mo, hindi lamang nagmumula sa business mo, people will come and give to you. Amen? There will be a supernatural. Ano may ibig sabihin? And suddenly, may binana sa'yo, may bibigay sa imana. And suddenly, money coming to you. And suddenly, blessing left and right. And suddenly, you will receive a million. And suddenly, you will receive this and that because it's coming from God. Amen. Amen? It is supernatural. Say supernatural. Supernatural. Hindi lang po ito a 15 katapusan. Ay, ako, magtitiktik ako ng asin, magtitinda ako ng asin o bato, sa 15 may sweldo ko, hindi po ganyan. Because God is getting ready to release a blessing from heaven. Amen. God, hey, hear it! God is getting ready to pour out the blessings that there will be no room to contain! Amen! Walang paglagyan ang pagpapala sa buhay mo. Ganito ka na po ating araw, pero na naman, pero na naman. The blessings of God will overtake you. Matatanggap mo pa lang. Meron na naman. Meron na naman. So ang times natin, makaharap-araw na. Pastor, hindi lang po nagiling ko. Bakit? Lunes pa lang. Dami ko ng pang-times. Monday pa. Tuesday pa. Opening. Grabe. Why? Because money is glory. Amen. That's what you call supernatural. Hindi mo pwede siya. Kasi masipa ko po. O sipagan mo kasi tatanggap ka. Pero it's more than your sipa. It is God! It is supernatural! It's God! It's Jesus! It's Jesus! It's from heaven! Amen? Amen. It's not just gonna be an ordinary thing. Something is about to happen. Sabi nga po, all the blessings that belongs to the Lord, marami na yung mga perang inipon ng mga mundo sa ating ilalagay. Amen. Churches will be so rich. Amen? Amen. The church will be so rich to finance the kingdom of God. Every one of you, ikaw. Okay, well, be priest and go! Yes, and the money, go! Amen? Amen? I'm saying these things, Lord. Churches from everywhere will be planted. Amen? Amen? Para paglagyan ang maraming tao kung saan-saan. Ito din pa na kung maliligtas ang buong pamilya mo. Amen. Sa katagal-tagal mo na nagpipray, naubos ng luha mo, dugo, lahat. Pastor, hindi pa rin naliligtas ang tatay ko. Ngayon, masasya ang tatay mo. Magmamahalo na siya. Anak-anak, sasama na ako sa siya. Sasama na ako siya. Because the Lord's gonna see to it that you, that the presence of God shall come to you and nobody can say no to you. Ganito ka na ngayon, mga kapitbahay mo. Han! Sunod sa iyo. Amen? Wala na kasunod-rasun. Wala ka pong masahin. Lahat! Kakantalin nila. Pati mo kasong talagang siya. Para lang sumama sa iyo. Amen? Amen? Amen. This is the year. Say, this is the year. This is the year. This is the time for me to believe all these things. Supernatural blessing. Supernatural blessing! Supernatural blessing! Don't you know that money is a spirit? I'm gonna preach it someday. But money, there's a spirit. Espiritu yan. Kaya kung sa kayamanan mo, may espiritu ng kakaruputan, hindi aalis siya kamay mo yan. Sabi ni espiritu ng kakaruputan at kagalitan at sobrang pagmamahal sa pera. Wag. Utusan mo this time. We declare the word of God. Sabi mo sa pangalan ni Jesus. Espiritu ko ng kakaruputan. Umalis ka dyan sa pera ko. Because God said, give and shall be given to you. Give. You will become givers. The spirit of giving shall come upon you. Parating ng araw, kakalimitin mo, Pastor, pwede huma 3 times ang opening natin. Amen? You will beg me for you to give. Siguro, nag-umpisa pa lang ako mag-preach dito, andyan na lahat ng kayamanan. Bakit? Because God will supply. God will keep on pouring. If you keep on giving, God will keep on pouring. God will, hey, lahat meron kayong matandang. Dahil pag nagtatalim kayo, umaangin kayo. Amen! Amen? Amen. Siya mga, Pastor, ano ba yan? Puro pera. Ayaw mo ng blessing? Ayaw mo ng blessing? Pagka nagkandang hirap-hirap ka huwag ka magreklamo.
Because this is the year of prosperity. I'm not afraid to prosper. I'm not afraid to become rich. Why? Because my heart is right. I'm going to give it to the Lord. Amen? 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 I'm not... Nung dati nahihiya ako na gano'n, ngayon din na, I can sabihin nyo, Lord, I'm gonna give it to you. Amen? Amen. Praise God. Blessing. You just don't know when God opened the door of heaven. God, doon yung makikita lahat ng kayamanan na hindi nyo pa nakita sa buong buhay. Remember the book of Acts. Remember the book of Acts. No one is in need. Wala ni isaman na kailangan. Lahat-lahat meron. Lahat-lahat sobra-sobra. Yung kanta natin, sobra-sobra ang pagpapala. Na pag kinakanta mo, umiiyak ka. Wala na eh. Yung katabi mo magsasabi sa'yo, o bakit hindi ka na makakanta ng sobra-sobra kasi wala. Ito! Lord of givers. Okay.
driver nyo ba, hindi pa yayamanin yung driver nyo. Amen? Amen. Praise God. So excited ako. Paano mang ginagawa ngayon kayo? Ang kumpanya yung yayaman ay nandiyan kayo. Para wala kayo narinig. Yung pinaglilingkuran yung kumpanya, negosyo, yayaman, lalaki dahil nandiyan kayo. Amen. Right? The favor, the eyes of God is upon you. Yung mga eskwelahan nyo, gaganda yan. Amen! Amen! Makikita nyo public school. Makikita nyo sinusundo yung mga ganda sa sakin. Amen! Right? Amen. You know, because there is somebody who God knows that. Wala na kasi time. We're talking about no more time. Hindi ko na masakit kung ilan na lang. That's why bubuhos na ng Lord. Ito yung mangyayari sa Kristiyano. And I'm gonna go on this scripture. Sandali lang. Papasok lang ako dito. Para malaman nyo kung paano yayaman ang mga tao. Yan. On Exodus chapter 12:31, there will be a second repeat. Exodus chapter 12 verse 29. Panahon ni Moses. Lahat ng mga Israelita mahirap pa sa dagat. They don't own any property. They are being subjected to slavery. Kaya, imagine, saka nakakita nagtatrabaho ka mula umaga, nagkakandagubuli, likod mo kamay mo, kakahila ng mga tali. Parang ganito, may construction dito nakikita ko eh. Lahat, makita mo walang masyadong tao, pero nagawa. Alam mo bakit? Run by machine. Right? Yung mga makina ang gumagawa, walang masyadong tao. Nakita ko dalawa o tatlo lang dyan. Apa mo pala dito? Dahil yung makina, yun ang tigahukay makina, yun ang tigabuldozer makina, lahat makina, kaya yuyuk-yuk kami dyan. Kaya kung madaling araw, yuk-yuk-yuk-yuk-yuk. Kasi mga bulldozer nila, ang lalaki. Pag dumadaan dito, alauna na madaling araw. Ang lalaki, hindi kaysa dyan. Ang lalaki! Pero nang panahon ni Moses, ang bulldozer o tigahupay ang lahat tao, yun ang mga Israelita. They make bricks. Alam mo yung bricks yung parang simento, ganun-ganun. Sila yun, kamay nila may tugunan, tumutugunan. And they are not given any single thing, kapalibot. Trabaho ka ng trabaho, wala kang pera. Wala kang saot, ganyan kahirap ang mga Israelita. Wala silang makain, hiniwalay may asawa at anak nila. Yung mga asawa nila, trabahatote. Mga slaves, tiga-alaga. Yung mga anak nila, ganun din, tiga-alaga ng mga mayayaman ng mga anak. Palagang ang anak ng Diyos, and they are the chosen people of God, the Israelites. They were the one who was promised by God to Abraham that they will be blessed. They will become many nations. They will prosper. Pero sila yung pinakamahirap. Walang makain. Ang daming sakit. Siyempre, wala nang pag-amon. Hindi mo pag nagkamali. Kaya nakapatay na tuloy si Moses eh. Nung makita niya pinahirapan, di niya na siya nakatiis. Ganun kahirap. Papatay ba naman si Moses ng sundalo? Kung di niya nakita ko anong ginawa. Ganun katindi ang ginagawang hirap. That's why it says here. And it come to pass. Alam mo paano sila yumaman? And it come to pass. Mo, wala silang makain. It's rasyon, maliit na bawal sa isang araw. And it come to pass at midnight that the Lord, something is about to happen in the planet Earth, that the Lord struck all the firstborn on the land of Egypt. Ito nangyayari. Yung mga hindi na nanampalataya sa Diyos. Yung mga walang pakialam sa Diyos. Yung mga pero, mga alagad ni pero, yung mga Egyptians. The Lord struck all the firstborn in the land of Egypt from the firstborn of pero who sat on his throne to the firstborn. Lahat, tinamaan ang peste. So pero rose in the night, namatay ang lahat ng pangalan ng anak nila kahit gaano sila kasikap. Gaano kagaling. Yun na nangyari, nagkaroon ng problema.
It might be on our time, the earthquake, the, ano pa ba meron ngayon? Lumilindog, grabe daw mga snow ngayon. Dati snow lang, ay, hindi mo natin snow lang na sa abroad ngayon, iba na, snow! Lahat ng extremes nangyayari. Sobrang init, sobra lahat, sobra! And shaky, imagine, saan nakakita? Sabay-sabay ang lindol sa iba-ibang lugar. Araw-araw, pataas at pataas. Hindi pa nangyari yan noon. And all the firstborn of, so Pero rose in the night. Tumayo si Pero, symbolic of Satan. He, all his servants, and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt. Umiiyak yung mga tao nila nilipalataya sa Diyos. And it was not a house where there was not one dead. Wala na isang man sa kanila na walang patay. Namatayan. Imagine yung parang buong Pilipinas, may namatayan. Lahat ng bahay, umiiyak ang tao, ganun katindi. Kaya kailangan ng bahay na may presence of God. Amen. Amen? Amen. The presence of God. Okay, fathers, I will be sharing with you, train your children to pray. Pangunahan nyo ang paralangin sa bahay. Train your children the word of God. Kailangan ganun ang loob ng tahanan natin. May presensya ng Diyos. May presensya ng Diyos. Kasi lahat ng lugar, ang bahay na walang presensya ng Diyos, kayang daanan na sa kuna. Amen. Amen. So ito nangyayari sa kanila, namatay. Anong nangyayari ngayon? Hindi na nakatiis si Pero. Exodus 12:31, then he called for Moses and Aaron by night, representative, and said, "Rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go serve the Lord as you have said. Also," sabi dito sa verse 32, "and take plants in your hands, so as you have said, and be God and bless me." Also, lumabakawa na siya. Sabi niya, lahat ng kayapanan ang ihinto ko ninyo. Sabi niya ito sa mga Israelita, lahat ng pwede niyong madala ko ninyo. Bigitirahan niyo lang ako kahit konti. Lumabakawa. Oh, lahat ng tahanan niyong pinagpala. Lahat ng hindi niyo nakita dati, magkakaroon kayo. Amen? 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 Ganun lang kadali. In 1 minute, all of them prospered. Sabi sa'yo, yung lahat ng camel na punta sa, lahat ng magagandang sasakyan. Noong panahon ay kasi wala namang kotse, camel. Yung malalaki, matitikas, sinasakyan nila. Lahat ng mga ginto, nasasabi, ginawa nilang dekorasyon. Right? Lahat ng kayamanan na sa kanila. Walang choice. Dating araw ang mag-anak ko, ay nako ikaw, wala na akong choice sa'yo, ko na lang bibigay ito. Yung mga tao, bibigay ko na lang kayo. I'm experiencing that. Pupunta ko sa isang, mahilig ako nito, pupunta ko sa isang lugar na kung saan walang namibili. Sasabihin ko ito sa may-ari, "Sir, table niya, mapasok ako." Magkakaroon na maraming tao dito. Totoo nga. Every time papasok ko, tigil-tigil lang mamaya kung tingin ang dami ng tao. Diba sabi ko, "Sir, pampasok ang anak ng Diyos." Sabi ng mama, "Huwag ka muna maalis." Right? That's the favor of the Lord. Amen? Amen? Amen. Kunin nyo na ngayon. Kunin nyo na ang magsasalita ko. Kunin nyo na yung banyo. Kunin nyo na sa kanya. Kunin nyo na lahat ang pwede nyo kunin this year. Amen? Amen? All the blessings. Say, all the blessing. All the blessing. All the blessing. All the blessing. Anak ng Diyos. Mahal ka niya. Tanda na ng pagmamala. Tanggapin mo na. Amen. Na ng bansang Pilipinas will be blessed by the Lord. Amen. Kasama ka doon. Sabihin, masama ka doon. Kasama. Agoy. Sabihin mo, tayo. Grabe. Change the language in your house. Tay! Alam nyo, grabe po. Pagpapalay na pala tayo, tay. Yayaman na tayo, tay. Sa mga tatay mo. Saan? Hindi tayo talaga yan. Change the vocabulary. Change the words that you are conversing in your house. Tama na. Tapos ang hirap. Taon na to. Wala nang time. Kailangan nang i-bless ka ng Lord. Amen? Amen. Bakit kayo i-bless ng Lord? Para magamit ka. Huwag yung para sa sarili mo lang. Amen? Amen. Where are we now? Are you excited? Parang hindi nyo na kaya? Pangalawa pa lang? Nakuha nyo na, nakuha nyo na. Amen. Ano yung una? Amen. Ano yung una? Strength. Strength. Ano yung pangalawa? Salo, salo, salo. O sa likod, ano yung ginagawa nyo? Iisip ko eh. Kung ano mangyara? Hindi ka sa sarili mo eh. Supernatural.
your testimony. Yes, cellphone. Gawa ka tayo ng isang Facebook channel. Puro lang sa testimony. Huwag yung mga, kinain ko. Ayoko na ito. Walang insight.
Tulad ko, pag ako nagkwento, lalo na sa asawa ko, konti lang. Hindi siya yung mahabang-mahabang detalye. So yung asawa ko na, si Pastor nakangangang sa akin, ano yung kasunod? Ano nangyari? Bakit? Sa isip ko, tapos na yun. Sinabi ko lang, saan hindi kita maintindihan? Bakit mo maintindihan? Wala akong tindihin. Sabi ko na sinabi, ganun ba? But, in this year, the supernatural insight, you will know it right away. You will understand people around you. You will come into inside. You will see what's inside your heart. Kakaiba yun. Amen? Amen. Ganun katabi mo. Nagsasalita pala siya, alam mo na kung ano yung sabihin. Right? Bakit ang mag-asawa nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Iba yung style ng babae, magpaliwanag, iba yung lalaki. Iba iniisip ng lalaki, iba iniisip ng babae. Nag-aaway na sila. Ngayon, iba na. Wala na mag-aaway. Bakit? God will give you supernatural insight to the hearts of people. You will understand your husband, you will understand your children, you will understand. Para bang, and suddenly, we understand each other. Amen? Naku, anak, mo na yung paliwanag sa sabi mo, alam ko na yan. Nay, ikaw pa nagsasalita, alam ko na yan ang mahal mo. What? Nininer mo pa, masisend mo pa ng sinanay, alam mo na, anak, anak. Nay, huwag mo nang tapusin, alam ko mahal na mahal mo. At babagoy. Amen? At may kabaliktad din yan, maiintindihan din ng tao pag meron kang ibang nasa isip. You call that discerning. Say discerning. Discerning. Pagkatabi mo palang, ah, alam ko. Alam ko hindi ito. Kaya you need to know the word of God. Amen? Because pag hindi bumubuga ng salita ng Diyos yan, ibig sabihin, kanya-kanya lang yan. Amen? Insight. So, supernatural insight. Hindi ka pwede. Businessman! Walang pwede lumoko sa'yo. That supernatural insight. Nagsasalita pala siya. Alam ko lang kanya. Supernatural insight. Malalaman mo yung mga kausap mo kung meron silang ibang agenda. Kakaiba yan. Pastora, hindi naman ako nakatapos ng mag-aaral. Kaya kayo mga bata, kalahat-lahat, kung sino-sino pa, you can preach to the old people. Because there will be an insight. Ay, alam niyo po, may something pa. Ay, hindi tama. Then, will you pray for that? Amen? Where am I now? Number? Four. Oh, nakikinig siya. Praise God. Sumisulat siya. Nakasulat ba kayo? Amen. Nasa cellphone? Number four. Huwag niyong tatabihan ng word of God ng kalokohan yung cellphone niyo. Isa dyan magubura, isa dyan mananap. Kung may pornography yan, tinabihan mo ng word of God. Dalawa yan. So isa dyan mawawala, isa dyan makakaroon. Clean up your cellphone. Amen? What belongs to the Lord, belongs to the Lord. Lahat na isinulat ko dyan, nag-collect ako, nag-chismis ako, away-away nyo, buray mo yan. Buray mo yan. Hindi mo pwedeng tabihan yan ng word of God. The word of God should be unadulterated, pure. Amen? Amen. Okay. So, saan ba yung ano ko? Gawa nga kayo ng Facebook. Lalagay ko doon. Pag sinabi naman sa akin blessing, lalagay ko lang ng word. Basahin nyo. Hindi ko pa ano binabasa nyo. Amen? Amen. Nasaan na ba tayo? Saan ba? Sino ba na tayo? Number four. Talaga nasa number four tayo. Oh, number four. Sa pa. Kanina, discerning. Ano ba yung sabi ko? Alam mo ang tama't mali. Yun lang yun. Malalaman mo ang tama't mali. Mali ba iniisip ko? Malalaman mo because of insight. Number four, wisdom. Supernatural wisdom. Grabe. Ito, pag-inig. Ay, mga estudyante ito. Grabe. Nagsasalita pa si Mang Alam mo ng answer. Knowledge.
matatanda, may mga matatanda rito, may wisdom sila lang na natamin. Eh, paano naman kami bata pa? Pero bibigyan kayo ng supernatural wisdom. Magmamature ang mga young people natin. Amen. Hindi na kayo. He loves me, loves me. Hindi na ganun. Yung wisdom nyo, ang taas! Amen? Alam nyo, one time, I was corrected by one of our speakers. Sabi niya sa akin, Pastora, kasi umupo siya dyan, sa staff, pinaupo ko siya sa staff to talk to them. Sabi niya sa akin, Pastora, your staff are all young people. Sabi naman sa akin, your staff is all young people, as if they don't know anything. Kasi ganito lang kayo sumagot sa kanya. You need mature people. You need mature people. Okay. O nga naman, isip ko rin ko, o nga naman. O matatanda ko pa na may wisdom. And all of a sudden, God gave me an insight. Sabi ko, hindi mo pa nakikita yung mga men's and women's ko sa marketplace. Lahat naman sila may God. You will sit down with their matatalino sila, mano. They know how to communicate. Lahat sila. Nakita mo lang yun nandito. Yung nasa labas, hindi mo pa nakita. Really? I really want to talk to them. Sabi ko, hey, I'm gonna tell you something. Don't you know who trained those marketplace people? These young people. They're the one who had luck encounter to them. Amen? 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 So, na-realize ko, wow, this year, 2018, the young people, God will increase their wisdom. Amen! Saluhin nyo! Hindi yung parang kasaway kayo. Hindi! Iba na kayo. Amen! Sir, welcome back up. You will all be trained. Nasa training session ako ngayon. Amen. You will all be trained! Dadating ang araw, grabe kayong mag-isip. Dadating ang araw, kahit yung pangaralan, kahit sino matatanda. Amen! Amen ba? Amen! With supernatural wisdom. Eh, Pastora, paano naman kami mga matatanda? Babata ba kami? Hindi na ba? Ang baya, puro. Hindi! Mas lalo pa kayong tataasan. Amen? Supernatural naman. 10, 12 young people, isa lang kayo. Wow! Amen? So, everyone will have a supernatural wisdom. Alam niyo ibig sabihin ng wisdom? Hindi mo naman napag-aralan, pero alam mo ano sagot. Amen. Halimbawa, nasira yung aircon. Huwag yung gagawin to, ha? Halimbawa lang, nasira yan. Hindi ka naman aircon tech. Wala kang nang inaral. All of a sudden, meron akong kasama nito eh, naalala ko sa States. Security guard siya, babae, kasama ko sa room. Tapos sabi niya, alam niyo, nasira yung pipe ng aming companies. Parang nag-leak yung, walang makagawa. And suddenly, I prayed. And the Lord told me, ginanon lang daw niya, ganito yan, ipitan mo yan, and ganun. Walang alam yung babae, ganito, ganun, pinutin mo yan, ganun. Ang dami na daw gumawa, walang makagawa. Tumawag na ng 911, walang makagawa. Ginanon lang niya, yun din, touch na yan, pihitin mo ito, And suddenly, it's stopped. That's wisdom. Naintindihan niya ng wisdom. Amen. Hindi mo alam, hindi mo napag-aralan, pero binigyan niya ng supernatural wisdom. Alam mo, kahit sa counseling, alam mo ang problema at pahihit mo agad. Amen. 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 Hindi yung ang tagal-tagal ng panaw, di pa alam paano solusyonan. Amen. 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 I always ask the Lord for wisdom. Sabi ko, Lord, tulungan mo pa ako. Darating dito ang problema, paano pa ni Kupo-Kupo. 50 years na po kami ganito, and then I will ask the Lord, Lord, give me wisdom. Sa panangong walang problema, give me a root of this. And suddenly, I will know, hihigitin ko, I will cast it out, tatanggalin ko, in Jesus' name, I will pull it out. And suddenly, mamaya, maayos na sila. Nang wala na, hindi na maulit ang problema. Wisdom, say wisdom. Wisdom! Meron ako nyo noon. Hanggang ngayon, naiyo sa Lord. Pero ito kakaiba. Ulitin ko, supernatural! Malaking wisdom is coming to the body. Amen. Amen? 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 Supernatural! Say supernatural! Supernatural! All your business strategy, God will give you grab it inside supernatural wisdom, and suddenly you know how to bless. You know how to do whatever, what will you do in your company. You know what you
It's wisdom full of wisdom. Amen? Amen. Hindi na tinanong, ano na? Hindi ka nangama. From now on, hindi ka nangama. Suddenly, the Holy Spirit will come supernaturally and you know, nay, ganito lang yan. Tayo ganito lang yan. Sir, what is happening to the body of Christ now is supernatural. Nangyayari na po ngayon. Pero mo pagpalain siya, naka-invento ng supply. Ang kanyang trabaho ay susuklay tuloy. Ano ba yan? Nagugupit. And suddenly, God gave her wisdom. Naka-invento siya ng paggupit at suklay na kakaiba. Binili ng company ang binayaran ng 50 billion. She became an instant billionaire. Right? A lot of things are coming, supernatural wisdom. Ano pa yung sinabi ko, testimony ng last week? Yung babae, naka-invento rin siya na nanaginip siya itong pinakita niya. Maano lang yan, parang siya naging instant architect. Yung sinabi ko, mahirap pa sa daga kumakain ng lumalumang pagkain sa mga anak niya. Pero Christian siya, painful siya sa tides and everything. And suddenly, naginip siya ng parang architecture na itsura. Oh, ano yun? Sa building or what? Binenta niya. Sabi niya, itong ganda nitong ano to, napag-inipad ko to. Akin na yan, binayari siya ng 100 million. And she was able to give 1 million tithes. I mean, 10 million, ay nakabigay siya ng 1 million. Di ba yun ang design niya? Amen? Wisdom. Wisdom. Supernatural. Next. Nasaan na ba ako? Tinatanggap nyo ba? Hinahinaan ko na lang para kayo, hindi to sulat-sulat, hindi to seminar, ha? I don't want it to be seminar, number one, number two. Tapos pag buhay, walang nangyari. Gusto ko yung ginagano ko, tapos nangyayari. Amen? Amen. Saan na ba ako? Number five. Tatlo, no? Kailangan nyo ito, magkakampito eh. Magkatatlo, triplets. Insight, wisdom, and knowledge. Kailangan mo rin ng knowledge. And all of a sudden, alam niyo ko ibig sabihin ng knowledge. Because sabihin, and suddenly, this is like a gift of a prophet. You know the address. Ay, meron ako nakilala, no? Sean Balls, ang pangalan niya. May isang lalaki na super billionaire, may ari ng malaking shipping company, kumpanya, etc. sa Amerika. Hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo mga yayaman, ang hirap maniwala sa Diyos. Because they have everything. Sinisira niya, nagagalit. Oh, I don't believe in God. Oh, I don't need God. Umupo siya. And God gave him a supernatural knowledge. Sabi niya doon sa lalaki, Sir, huwag lang tayo mag-disagree. But the God that I serve is a God of knowledge. Ano po ang ibig sabihin nitong number na nakikita ko? Number 2, black tea, da-da-da-da-da-da-da-da. Alam mo, na-shock yung lalaki. Kausap niya, yung billionaire. Alam mo kung bakit? That's the number of my secret vault in the bank. At walang nakakaalam yan kahit itong asawa ko, na siya kasawa niya. Meron ko pang ganun. Sabi niya, how did you know that ang nakakaalam na yan ako? Yung banker? Wala nang iba. At ngayon, ikaw, paano mo nalaman niya? Ano'y sasagot niya? Ano'y sasagot niya sa supernatural knowledge na yun? It's God. Don't you know that God knows everything about you? And ito ang God. Nag-tides billion. Yeah. Hallelujah! Grabe talaga, Diyos. Ano? Word of knowledge. And suddenly, alam mo, hindi ka pwedeng lukuhin ng kahit sino. Alam mo. You know the address. Imagine, nalalaman mo yung address, nalalaman mo yung telephone number, nalalaman mo lang that that's a supernatural word of knowledge. Sabi, puntahan mo ako dun sa Cavite! Ay, ako yung nakuha yung address. Alam mo marami yan dito, yung magsusulat na kayo. Dito yung pag pinapalo na sila sinusulat. Anong address mo Cavite? Pero mo hanapin mo sa buong Cavite. Kaya sabi ko, from now on, huwag silang pasulatin mo kayo. Sabi mo Cavite. Pero when God gave you knowledge, these things happened to me a lot of times. And suddenly, I will know the name of the person. And suddenly, I will know where he lives. And suddenly, I know. And suddenly, alam ako, hindi ko naman alam that's knowledge about that person. Sabi ko, pinatanak ka ba nung ganito? Paano ko nalaman? Hindi ko masagot kung paano ko nalaman. Ikaw ba nakatira sa ganito?
niloloko ka o hindi. Knowledge. Naalala ko one time, I went somewhere, nag-evangelize ako. And while I am preaching, may nakita ako na nakapute at nakayelo. Nakalagay doon, alas 5 ng hapon, pumasok sa ganitong hotel. Bigla akong tumayo. Sabi ko, is there anyone here na nakasuot ng ganito? Alas 5 ng hapon, pumasok sa pangalang ganito. Someone cried in the middle. You need to repent. One yun? Word of knowledge. Amen? Mag-i-increase sa body of Christ. Oh, hallelujah! Amen? Huwag kayo mag-isip ng ganito. Ako, kailangan malamit ko kung ano meron sa kanya. It doesn't work that way. It doesn't work. Word of knowledge, word of discernment. So it's not like that. Wala kang alam sa ni God gave it to you. Di ka nag-iisip. Right? Amen. And suddenly, you are not thinking, pero kaya, ano kaya yung pangalan niya? Ano kaya yung pangalan? Ano kaya ka-dress niya? It doesn't work that way. Ginagawa yung mag-uula. Hindi tayo mga mag-uula. We are a child of God. Amen. Anointed by God in the supernatural. Amen? Amen? Ooh, wala nang pwede makapagloko sa'yo. Amen. Supernatural. Next! Number 6. Supernatural health. Walang magkakasakit. Amen. Lahat ng sakit matutulong sa katawan mo. Intindihan mo? Amen. Walang magkakasakit. Supernatural health. Amen. There will really come a time that people, hindi ko pa po mapaliwanag lahat because of time. I will do it sometime next week. Every one of you will walk in healing. Don't you know that Adam and Eve walk in healing in the Garden of Eden? Amen? Walang tumatanda. Walang nakakasakit. Your health is a health of, like a child. 2 days ago, I called Pastor David Kaiji. And while I'm talking to him, sabi ko, Pastor David, can I pray for you? Sabi niya, sure, please. I started to lay hands. Doon sa FaceTime. Father, in Jesus' name, I speak over my pastor right now that the anointing, the healing, and a new heart, and a new power, it's just I was so anointed by God. Pray for my pastor. And I know it. Pastor David, you will not die but live. You will come to the Philippines and we will honor you there. At the way, nasa puso ko na ang tao gagaling. Amen? Amen. Huwag kayong magpipray. Pagdating na yun, itong mga panahon na ito, huwag kayong magpipray na, Lord, Panginoon, kung kalooban mo po na siya ay gumaling, pagaling mo. Hoy! Kalooban ng Diyos! Lord, Panginoon, hindi ka na sigurado. Kaya ganun ka magpray. Lord, if it is your will, in-increase mo po eh. Lord, if it is your will, No. This is how you pray now. In the name of Jesus, I pray the blood, sickness, go! In Jesus' name. Amen. Amen. Kaya ako si Pastor Oli, nung sumikip yung dibdib dyan, ginanong ko yung dibdib dyan. In the name of Jesus, you spirit of death, you spirit of come out! Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa uminom na gamot siya. Hindi ko pinainom. Bakit? Dahil may gamot ako 3 times a day. The blood of Jesus. Amen. Amen. Every morning, when I take his blood pressure, I apply blood. Second, third. Oy, honey, teka na. Gabi na, hindi pa kita na-apply ng blood, hindi pa kita napainom. Ng gamot, glory. Amen? 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 This time, I will say, supernatural health. Amen? Malalaglag ang cancer sa katawan mo. Malalaglag ang lahat ng klaseng sakit. Ang kidney mo tatangang magiging pan-kidney ng bata. Heart. Amen. Walang tatalab sa iyo. Church, dumating po to sa panahon ng mga prophet ng 1,000 years. Amen. Yung mga unang mga prophet sa atin. Meron po doon na si Pastor Edison at our Eli. You know what? Dinala siya sa isang lugar na kung saan merong TV. Lahat ng TV. Nung panahon nang dinagalan ng TV. Cox disease. Hindi na babak. Wala pang natatagpuan na gabon para sa TV noon.
So lahat ng mga tao sa lugar na yun nagkakatili na mamatay. Dinala siya doon. The anointing of God come upon him. Nilagay siya doon sa microscope. Pag pinasok niya yung kamay niya, nilagyan ng maraming TV yung mga TV na lalaglag na mamatay. Kaya lahat ng TV, siya lang nakakapasok, mga doktor hindi. Wala naman doktor na nakakalag yun. Siya lang, ginaganon lang yun. Be healed, be healed, be healed. Lahat ng ilaya siya nalalaglag yung TV. Mamatay. So what you call that? How do you call it? Supernatural. How do you call it? Padami yan tayo nalaglag dito. Hindi na ako magpipray. Sabi ko lang, ganito tayo, pag-pray mo to. Kasaw, ikaw, pag-pray mo to. Lahat kayo pag-dito sa dulo, kukuha na lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Amen? Because all of you will be supernaturally anointed. Amen? Hindi na po namibigay. Kaya maraming sikat eh, kasi sila lang ginagamit ng Diyos eh. Hindi na go-glorify yung Lord. Now, it's every one of us. We are a child of God. God will give us the power. God will give us the supernatural ability. Amen? Ano kayo? Lahat kayo blessed. Lahat kayo anointed. Lahat kayo supernatural. Sing supernatural. You shall experience multiplied abilities. Or multiplication. Lahat ang hawakan mo na multiply. Ano man ang gawin mo para sa Lord? Boses mo gumaganda na multiply. Alala ko tuloy si Pastor Awini. She knows how to play the guitar. She knows how to play the organ. She knows how to play the ukulele. She knows how to worship. She knows everything about the instrument. Why? Because it was multiplied. Amen? Yes. So lahat ng gagawin mo, kung nagmahal ka, mag-multiply ang pag-ibig. Pag-giver ka, mag-multiply ang giving. Finances, mag-multiply. Lahat ang uwakan mo, mag-multiply. Lord will supernaturally anoint those hands. And everything you touches will multiply. Amen. Mahawakan mo, mamamultiply. Amen. God is about to prepare every one of you to become so rich, so mighty, full of discerning, full of anointing. My God, God's gonna use every one of you. We need a bigger place than this. Amen. Amen. Then I will be training all of you. You will undergo spiritual encounter. I call it leadership encounter. You will be 10 times better. Say 10 times. Di ba naalala niyo mga kabataan? Sinasabihan kayo ng nanay niyo. Wala kang kwenta. Wala kang sinabi. Wala. But this time, you will be 10 times better. 1, 2, 3, 4. Ngayon, magdinilig mo sa nanay mo. Anak, sa lahat ng anak mo, ikaw talaga pinaka-the best. Anak, araw-araw nanay mo. Anak, grabe, kita na magigising, anak. Kasi ikaw na nakakalam ng solusyon sa gagawin. Anak, grabe, sa lahat ng anak mo, anak. Naku, hindi kita pinagsisi. Ganun na ngayon ang nanay mo. Sasabi mo, ay, tama nanay, tama na. Dahil ganito na ako forever ang kasalamating ang Lord. Amen? 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 You call that supernatural. You shall experience multiplied abilities. Get ready, businessmen. You will become very, very rich. God's gonna use all of you. Everything that you touches, it will multiply. Paniwalaan niyo yun. Amen? Don't ever doubt it. Believe in the prophet and you will receive whatever you have, whatever God is in store for you. Amen? Amen. Makikita niyo ang power ng Lord ibubuhos niya sa simbahan. And you are the church. Amen? Pagdating ng araw, lahat kayo, kung gusto maglingkod sa Lord, lahat gusto maglingkod. Ngayon, Pastor, wala akong tayo. Now, no more. Amen? All I see is you will be 10 times get better. Why? Ganito na. The blood of Jesus over your life. And this is last Sunday. The blood of Jesus over your life. You will have power, authority, dominion against the enemy. Ipabalik ng Diyos yung power and authority na binigay niya kay Adam and Eve sa panahon natin. Amen. Amen? Amen. The enemy will try to tempt you and you will just shout, get out of here, demon spirit. Kung ano man yun. Amen? Amen? I'm just so excited sa mga encounters na gagawin natin. You will see authority. Hindi na lang tigas sa loob mga yun. Amen. Amen.
babae, oh, Pastor, amen. Amen? Hindi na kayo pwedeng lukuhin ng lalaki. Why? You have the power and authority. Mga lalaki, hindi na kayo pwedeng natutokso. You have the power and authority. You command the spirit. Diyos, ilalim ng power. Amen? I would like you to stand up right now. I've not finished, but I have finished my seventh. I will finish the rest of my preaching next week. And right now, pakitaas nga ng paano.